Yeah, magandang araw mga kabugid. 2:30 na. So, mga after lunch nandito kami kasama si Spade. Kasi si Mrs. naglilinis po sa loob. So, yung kokopi natin, eto na lang yung nailagay natin sa baso. So, pinipiga ko na tong naka-buffer natin. So, after naman yan guys, pagkapiga niyan, pwede na rin naman gamitin yan. So, kailangan makapagtanim tayo ng ano ngayon, 300 cups o 300 heads para sa Pasko. So, yun guys, nagkukupit si Daddy. Ano nagkukupit? Nagpipiga ng kukupit. Nagpipiga ng kukupit. Naman ni Chiki? Ano to? Parang ano to? Kukupit. Parang? Karabaw na tae. Parang. Ini ko yung karabaw na tae. Kukupit yan. Okay. Yan na. Sige. Kulang yan. Tapos lagyan mo dun. Oh. Diyan na, sige. Diyan mo ha. More. Kunain mo muna siya. Ayan, then. Tap sa ilalim. Tap. Then, pantayin mo. Alisin mo siya. Alisin mo. Dapat pati. Ang lambot naman yun. Huwag mo siyang siksik. Huwag mo siksik na ganun na. Kulang pa. Tapos huwag mo siyang gaganun na yun. Pag kumuha ka, ganun lang. Dapat huwag-hug siya. Yan. Kung siya pipigay niya gano'n, mabuhuhin. Maglat. Ma! Oh, nahulog. Meron kang ano sa ano. Lagay mo muna dito. Sige, mamayan mo na lang ayos eh. Oh, anong kulang? Anong kulang niyan? Taga-alaga ng mga lettuce. Transfer natin guys para hindi tayo mahirapan dun. Dun kasi tayo magtatanim yan. Second batch. Ayan na lang natira sa mga lalik. Naka-order na din mga yan. Hindi ba kakainin naman yan? Wala na naman si Spade dito. May bago kami nagtatrabaho guys dito. Nagpiprepare ng ano, kokopit tsaka nilalagay niya sa baso. Bagong hire daw. Bagong hire, ayun. Nandun. Maraklamo nga eh.
Hindi ko man nakakaisang oras, may reklamo na. Pagkita mo. Ayun siya, oh. Asa na? Nawawala na naman sa pwesto niya. Oh. Iba na naman yung pinapakilaman. Yung mareklamo na aming trabahador. What are you doing na? I'm squishing the cocoa pit. Para lang ganyan ito. Then? Put it in there. In there. Dito. Dito muna. Subscribe mo yung channel namin. Si Mapukit Ace and tapos si Spade the Dino Kids TV. So yun guys, hindi tayo nakapag-vlog. Pumunta kami ng Balitokan. Ayan. Bumili na pang Sanji. Nang matikman yung lettuce natin. Pero tuloy muna natin trabaho dito magtatanim. Tignan mo Speed. Ano, mag-work ka na? Yeah. So tayo guys, tutuloy natin yung... Ay guys, Speed. Pakilagay muna dun sa loob to. Pwede mo na lang yung nalangin dyan. Hindi pwede. Ayan guys, sinransfer natin yung mga second batch na Tiberius dito sa kitna. So ayan, para makapag-maluwag tayo makapagtrabaho dito dahil dito tayo maglalagay naman ng bagong itatanim. Ipupunla ngayon. So meron natin lang 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieces. Pagka kinuha ni tawag dito Jalen tong order niya, sasakto to. At bali ito yung first batch, second batch yung sa kabilang bed. Inalis ko rin dito kasi laging tinatamaan yung mga ano nila, dahon. Height dito guys, yung dulo, hindi ko muna linagyan. Labong nila oh. Parang pechay. So mamaya tignan natin, tigim din tayo siguro sa mga taan. Ay hindi, meron na pala ako doon yung butterhead. Yan, pang self-consumption. Ito lang yung mga kakainin natin. So, ayan. Binabad muna namin sana para makapag-flashing na. Okay. So, guys. Ito yung itatanim natin. Dalawang tourbillon and all meti. Ay. Bali, 150-150 yung tatanim natin. Tig 100 to eh. 100 pieces isa. Sobra rin ng 100 pieces yan. So, 150 lang kukunin natin. Then guys, tanim tayo ng tourbillon. Tourbillon nga ba? Then, so ito yung mga cups natin. Yung ngayon gumagana natin ito. Yung kokopit nito dito is na tawag dito. Sterilize na at na buffer. So hulog muna tayo ng mga seeds. Ito na yung mga seeds guys. Medyo natuyo na yung mga ano, natuyo na yung mga kokopit guys dahil kahapon pa to. Kaya guys, pag nagtatanim kayo, mas maganda na yung hapon para makapag-rest pa sila na magdamag. Pag lulubog ang buto, at least double the size of the seeds. Ito yung tinatanim natin for harvest natin ng before Christmas. Pang Sanji ang tinarget natin ngayon. Dahil ito yung mabili sa ano, before Christmas at saka before New Year. Dahil 2 batch tayo magtatanim. Isang harvest ng before Christmas at saka harvest ng before New Year. 300 cups. So 300 heads. Nabasa ka na siguro mulan to na.
sila ba dito? Tinamad na yata yung bata, oh. Ayun, yung mga ginagamit natin, seeds guys is pelletize. Madalasan, 100% germination to guys. At direct sowing lang tayo para mas mabilis ang process natin. Ito guys, gamit ko talaga sa ano to, sa aquarium. Tandang ng mga pag may namatay ng isda. Pakita mo yung ano, next harvest natin. Saka kung anong variety. Ayan guys. Ama, Tiberius Romaine. Next harvest. Then after nito guys, spray siya na medyo ilulubog nga yung seeds ng double the size of the seeds, tapos sprayan. Pwede na kayo mag bottom water or kung mababantayan nyo naman, spray muna. Ito ginagawa ko guys, kung nagito naman ako sa park, spray lang. Pag nag sprout, ito na ako mag bottom water. Pero pwede rin naman agad bottom water. Meron ka na laktawan? Ay, meron na siya. Meron na siya. So guys, so i-focus mo yan. Ilulubog lang natin sila. Hindi, malapit. Ilulubog natin sila ng double the size of the seed. Yan, ganyan lang. Tabunan ng konti. Yung iba nga din na tinatabunan guys, basta lumubog na siya ng ano. Pwede na. Pwede na siguro, subukan natin. Ha? Subukan natin. Hindi tabunan. So wala naman kakain na ibon dun dahil wala naman nakakapasok na ibon sa greenhouse natin. Guys, at pa-follow naman yung page natin. Kabukid Ace Hydroponics. Dito, dun po ako mag-update ng ano. Mga benta natin at update sa mga tanim natin. And try natin ang tutorial. Next po ito, mag-upload ako ng pag-sterilize. Yung step ng pag-sterilize ng kokopit natin. At pag-vapor. Mas maganda kasi guys kung vapored yung kokopit. Mas maganda yung tubo ng halaman natin. Bugid na bugid dito na guys. Mayroon din yung mga sisiw. Mamaya mga kuliglig at ano naman. Ang tawag dun han. Maingay din. Palaka. Wala naman aswang dito guys, sumulto. Ako lang. Okay.
guys. Pag naibaon na yung mga tawag ito seeds, spray sila ng tubig. Yung sakto lang sila magmo-moist din. Tapos nito guys, tatanim naman natin yung Olmetti. Siyempre huwag natin kalimutan mag take note ng date, ng pag-sow at ng pag-sprout. That kasi hindi gumagana sa atin yan. Kasi yung dust siguro, pero yung dust hindi na day after transfer hindi na kasi direct sowing tayo guys. So nag-base tayo dito pagka nag-sprout. Yun yung day 1 ng lettuce natin. Pagka sprout, hindi yung pagkatanim guys. Pag nag-sprout. Dahil hindi tayo nagtatransplant, wala yung tinatawag na that satin or day after transplant. Yung dust day after sowing, pwede pa. Pero usually yung inaano lang natin dyan, yung pag-sprout nya, yung day 1. Nakulang, higib lang ako guys. Guys, foliar muna tayo habang hindi pa ready yung pagtataniman natin ng Olmetti. So gamit kong pang foliar, Nutrihydro, growth nutrient, at seaweed extract ni katanim. Tig 2 ml every liter sila guys. Yan, ito yung mga dabi natin. Note guys ha, ito. Pakita mo to. Itong line na to guys, itong line na yan. Pagka sprout nyan guys, inano ko na yan, tawag doon, 100% o full strength. In-experiment ko lang, pero mas maganda, ito kabatch nyo to, mas malaki sila. Mas malaki sila sa mga ito, ito yan. Yan, kesa ito, pero magkabatch yan. Yung first batch naman natin na dabi. Ito naman, hindi, medyo hindi okay ito kasi hindi pa buffered yung kokopit. Kaya yan, hindi sila pantay-pantay. Dito na tayo. Ito yung next harvest. Tiberius Romaine. Sa November 20. Hindi ko lang alam kung pag na-upload tong vlog na to guys is ano na, kung hindi pa na-harvest to. Pero sa ano, by tomorrow i-upload na natin dyan sa Facebook page. Pa-follow guys, pa-share, pa-like, para makita rin ang iba nating kaibigan, kapamilya, kapuso. Hindi mo ilaw na, han? Salamat. Yan. Hindi ko makita kung nababasa na sila. Yan, pag nagpo-foliar guys, siguro ito yung wala na si Haring Araw ha. Kundi, sunod ang tanim nyo.
ng yan, 5:30, or kung sa lugar nyo is 6 o'clock pa lang wala si Haring Araw, dun pa lang kayo mag-foliar. Mas maganda, madilim, para mas ano. Tsaka pag nagpo-foliar, siguro din nyo nababasa lahat ng leaves niya, dahil kumbaga ito guys, pinapadaan natin sa leaves, hindi sa roots. Once a day lang guys ha. Sa sitwasyon ko guys, once a day lang ako mag-foliar. Kaya meron din akong nababasa twice a day sila kung mag-foliar. Before sumigat ang araw at paglubog ni Haring Araw. Doon sila mag-foliar. Pero ako once a day lang, hindi pa na-try yung twice a day. Goods naman kasi yung resulta sa akin sa once a day lang. Gagabihin tayo niya. Tatanim pa tayo ng 150 heads na ano, na all meti. And then, after 1 week nun guys, 150 heads ulit na all meti and tourbillon. So, all in all, 600 heads ang harvest natin before Christmas and before New Year. Okay. Tingnan, pakita natin yung mga tri-sed. Ako muna. Ito guys yung mga ano ko. Price head. Ito guys hindi pelletized to eh. Galing ng ano to. Galing ng Canada. Dala ni Tatang. Direct sold din yan guys ha. Kaya lang. Hindi na NFT to. Ano na siya. Ang tawag dito, Kratky method na, or Kratky method siya, hindi siya NFT. Dito kasi ano guys, dito ako nag-experiment sa mga seeds, lalo na daming dalang seeds ni Tatang. So, dito ko sila susubukan bago i-market, if ever naman na maganda. Pero ito guys, yan dito, ito yan mga yan. Doon na yan, galing kay Katanim yan, pre-seeds. Binigyan pa yung pre-seeds ni Katanim. Ayan, sige, mamaya naman. So yun guys, all meti naman ang itatanim natin. All meti, 150 heads din yan guys. Tayo. Sorry kasi kaming nag-start. Saka sigurado yan guys, pag dinalagay yung seeds, nasa sentro. Saka hindi yan yung lettuce nyo. Yung mga tana to? Lettuce din to? Romaine. Galing ano yan, Canada. Hindi ko alam yung variety ng Romaine. Guys, update ko kayo mamaya pagka nahulugan ko na lahat sila ng buto. Ayan yun. Magbante. Ha? Magbante. Ano yun? Ayan.